Hello everyone, this is Joya Miranda and welcome back to my channel. Hello everyone, so it's Sunday today. It's January 31st and nandito ako ngayon sa office. Hindi naman siya matawag na overtime kasi part-time lang ako dito sa ngayon. Kasi wala pang mababantay kay Kobe. So, nagpa-part-time ako sa office. And ang gagawin ko ngayon is magtatapos lang ako ng mga ginagawa ko noong Friday. Actually, pag January kasi, sobrang busy namin kasi mag-i-start na yung tax season. Tapos, GST filing, PST filing, tapos yung mga year-end na mga clients namin kasi mostly clients namin year end nila is December. So mag-i-start na mag data entry ganyan. Sa mga hindi nakakaalam, nag-work pala ako dito sa accounting office and nandito ako sa Canada. Hello pala sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Charot! Sa mga hindi nakakaalam, nag-work ako sa accounting office. Ang ginagawa ko is parang ginagawa na din ng mga accountant. Pero hindi ako licensed accountant, okay? Ang ginagawa ko is from data entry to filing to corporate taxing. So, lahat-lahat na nag-wrap up na lahat-lahat. Kung anong ginagawa ng accountant, ganun din yung ginagawa ko. So, hello! O, diba? Tsaka yung boss ko, sobrang bait. Kung titignan niyo si Mr. Bean, ganun yung mukha niya. Pero sobrang bait. Pero nagsasalita siya, ha? Hindi siya parang si Mr. Bean na hindi siya nagsasalita. Parang siyang si Mr. Bean kasi funny, sobrang bait, ganyan. Tapos matatakbuhan ko every time na may financial problem ako, ganyan. So sa mga may financial problem dyan, sabihan nyo lang ako at ako yung tatakbo. Charot, joke lang. Ang ginagawa ko is yung, di ba, sinabi ko, ginagawa ng mga accountant, ganyan, lahat-lahat nag-wrap up na. Tapos, sabi niya sa akin, Sara, bakit ayaw mong mag-aral ulit ng para i-upgrade ko daw yung, ano ko, yung certificate ko. Kasi yung certificate ko is only payroll certificate lang. So, hindi talaga ako totally licensed accountant. At tinanong niya kung gusto niya, kung gusto ko bang mag-aral. Sabi ko, ayoko na. Kasi pinaka-hate ko sa lahat ang mag-aral. Tsaka yung pag may exam, ayaw na ayaw ko yung may exam. Kasi, hindi ko alam, pero may phobia ako sa exam. Sa mga test, ganyan. Natatakot ako. Kaya nga, buti na lang nung nag-graduate ako ng computerized payroll and accounting, nakaya ko yung mga exam at okay naman yon kasi may mga motivation ako, pero usually takot ako sa mga exam ganyan. So sabi ko, ayaw ko mag-aral and okay na ako sa trabaho ko ngayon. And sabi niya willing naman daw siyang mag-help sa mga tuitions ko. Sabi ko, no thanks, I'm good. Charot. O, di ba, English yun. And then, okay, sana ba ako? Ba't ako umabot dun? So, ayun na. Nandito ako sa office. Tatapusin ko yung mga ginagawa kong nung Friday na hindi ko natapos. Pero, konti na lang to. And, meron naman akong kasama pagka weekdays. Yung co-worker ko dati sa McDonald's, kasi nag-work ako dati sa McDonald's. And dito na siya nag-work sa akin, kasama sa akin ngayon. So, yung mga ginagawa ko dati, siya na, tinatransfer ko na sa kanya. And then ako na lang yung mag-double check, tsaka ako na mag-wrap up for final layout na sa mga client para pipirma na lang sila, ganyan. So, ayun na guys. Sana nagustuhan niyo yung story ko. Kahit sana hindi naman sana ako mag-i-story, diba? Share ko lang. And, wala pa ako na-start kasi nag-slack off ako. Most of my time sa office, nakalagay yan sa timesheet, slack off.
Kasi, sa totoo lang, ano naman yung boss ko sa akin? Ang tawag niyan? Tiwala naman siya sa akin. Kasi, natatapos ko naman kung ano yung mga pinapagawa niya sa akin. So, yun nga, kunwari 8 hours ako sa work, o 6 hours doon, slack off, 2 hours work. O, di ba? O, so ayun na guys, mag-work na ako ha. Salamat sa ano panonood ng video ko. Kahit wala naman akong ginagawa, nag-i-storytelling lang ako kung ano yung trabaho ko, saan ako. Oh, andito, oh nga, sinabi ko na ba sa inyo, nandito ako sa Canada. Ang work ko is parang work na rin ng accountant, pero hindi ako licensed accountant ha. Baka sabihin nyo, pabida naman masyado, feeling era. Oh, hindi ako feeling ha, wala akong license, hindi ako licensed accountant. Pero yung work ko is, kung ano yung trabaho ng accountant, yun din yung trabaho ko. So, parang ganun na din, di ba? Wala naman sa license yon, wala naman sa ano. Kasi dito sa Canada, kahit wala kang certificate, kahit wala kung willing kang matuto, makukuha mo yon. Kasi yung iba nga, hindi naman nag-aaral, pero nakakapag-work sila sa gusto nilang work, ganun. So, ganun dito, walang discrimination, no? So, ayun na guys, thank you very much for today, for listening my story, for watching my video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo, okay? Salamat! Bye!